Oh, mga ka-taxpayer kong minamahal, lalong-lalo na yung mga nasa ETM Tax Agent Office at yung dalawang kapatid ko, si Sonia at saka si Lenlen, at yung mga anak ko, si Emelio, Emelson at saka Maris. Ito yung policy direction ng tatay ninyo. Ako po yon. Si Emelino T. Maestro. So may procedure tayo sa lahat ng gustong magkaroon ng online or face-to-face tax consultation sa akin. Okay? Para iisa lang ho yung sinasabi ninyo. Ang unang gagawin ho ninyo, kung gusto na makipag-usap sa akin dahil mayroon tax problem, na tax problem, baka kung anong problem yung gustong sabihin sa akin, magpunta, gumawa sila ng Google folder. Ayan. Paano gumawa ng Google folder? Pupunta muna kayo sa Google Drive. So, available ho ito doon lang sa may mga Gmail, email accounts. Ayan. So, kung meron kayo noon, meron kayong libreng Google Drive. So, sa Google Drive, gagawa kayo ng Google folder. Okay. So, may Google, tawag ko dyan ay G folder. So, halimbawa, may problem kayo sa LOA ninyo, 2023, gagawa kayo ng folder. Ang file name ng folder po ninyo ay ang pangalan ho ng company nyo, ABC. O, yan ang pangalan ng folder. Tapos, ang problem nyo, 2023 LOA. O, di may nakagawa na kayo ng folder na may pangalang ABC 2023 LOA. So, after that, bubuksan nyo yung folder at gagawa naman po kayo ng mag-a-upload ho kayo ng PDF. Yun lang ho, i-upload nyo. Tapos, gagawin nyo po ako o yung ibang staff ko na editor. O, bakit kailangan nyo kaming gawing editor? Para ma-access ho namin yung file. Okay, mabuksan namin, mabasa namin. So, wala na tayong gastos sa pagpo-photocopy. Ngayon, so meron na kayong i-upload na files. O ano-ano i-upload yung file? Number one, yung BIR Certificate of Registration nyo. Number two, Income Tax Return. Number three, Audited Financial Statement. Number 4, eh kung meron kayong LOA for 2023, ayan, 2023, edi i-upload nyo yung LOA at lahat ng succeeding documents mula sa LOA. O, di ano yon? O, 2023 din yung mga documents na yon. Halimbawa, first notice. Ayan, checklist. Ano pa? Second and final notice. Galing lahat yan sa BIR. Subpoena, kung meron. Kung may assessment na kayo, NOD. Notice of discrepancy. Preliminary assessment notice, PAN. FLD, formal letter of demand. Final decision on disputed assessment. Of course, pati ho yung annexes, exhibits, schedule, attachment. Ha, may mga nag-i-email, nagpapadala ho sa atin dyan ng Google folder, ina-upload nila. Minsan, 30 pages yung PDF. Oh. So, hindi na kayo magpapaserok. Sayang din yun kung 2 piso yung serok. 72 pesos din ang natipid natin. So, ngayon, pag na-upload nyo na yan, eh, titingnan ko yan. So, yung mga nasa ETM tao, kilala nyo naman kung sino-sino kayo. Okay. Ang gagawin po ninyo, tawag nito, hindi nyo ho tatanggapin yung kanilang bayad sa professional fee natin kung hindi ho sila susunod sa policy direction na sinasabi ko ngayon. Para maniwala sila na yun ang gusto ko, pwede nyong isend ho sa kanila yung unlisted link ng video ito. Okay? So, una, magbabayad muna sila sa
online consultation. Mas mura ho 'yon. Okay, online. So, sa online, i-discuss na namin yung solution, problema nila, at yung mga prediction ng pwedeng mangyari sa kanila kung hindi sila susunod sa batas. Mas mura 'yon. So, i-focus nyo ron. 'Yun muna. Kung gusto talaga nila ng face-to-face, eh magdadagdag sila ng PF face-to-face, o, di ba? O di magdadagdag sila ng PF. Hindi tayo makikipag-meeting sa kanila nang hindi sila fully paid at hindi sila nag-a-upload ng mga files na sinabi natin. Okay? Walang files, tuli natin ang bayad kung nagbayad na. Okay? Hindi ko kailangan ng PF nila kung hindi sila sumusunod. Kasi sayang yung babayad nila sa atin kung mali yung sasabihin natin sa kanila dahil mali yung binigay nilang dokumento o wala silang binigay na dokumento. So yun yung sinasabi natin. Gusto natin yung ating mga taxpayers, mga kliyente, makatipid. So online muna bago face-to-face. Walang exception to the rule. Yon ang mangyayari. Pakisabi ninyo sa mga kliyenteng makikipag-usap sa inyo. Okay? So, lahat nung makikipag-usap sa atin, bibigyan natin ng libreng debit and credit. Pag na-print na ho yan, ipapaprint na natin. Tatapusin ko na within this week. Papiprint na natin yan at magsimula na kayong magbenta, ha? Mga ATM tao, magbenta na kayo. At pag-usapan natin yung inyong share. Okay? So, with that, peace and happiness be with you, ATM tao, at mga anak ko, aking mga kapatid, at ang minamahal kong girlfriend. Huwag mo kakalimutan yung girlfriend, ha? Peace and happiness be with you. Kita-kita tayo sa internet.